How ironic na now I am seeing these videos, these pictures, mga kaibigan. And then, the last time that they had their prayer rally, kuno, eh, tinatawag po nilang bangag at drug addict. Ito pong ating mahal na pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Okay mga kaibigan, good day Silver Voice TV, no? Meron pong lumabas na larawan dito, coming from sa totoo lang extreme mga kaibigan. At tingnan po natin ito, sabi dito kaya pala hindi mailabas ang litrato ng PIDEA, leaks. Si Baste Duterte pala ang laman. Okay mga kaibigan. So, ito makikita po natin, although ito ay still image, no? We cannot verify yet if this is legit or not. Pero mamaya may papanoorin pa tayong isa. Pero, how ironic lang, kasi during their prayer rally sa Davao, mga kaibigan, na makailang ulit po na tinawag ni dating Pangulong Digong, si Pangulong Bongbong Marcos na bangag, addict, may PIDEA leaks daw na ganyan. And then, very disappointing na sa side pala nila makakakita ng ganito, mga kaibigan. And we all know that Baste Duterte is now the current mayor of Davao City, mga kaibigan. So ito, tingnan po natin, kasi ito, mahirap i-judge, still image lang eh. Let's see itong isa. Let's see itong isa mga kaibigan. So ito po ay galing bagong Pilipinas na page, no? So tingnan natin. Mm-hmm. Okay. Hindi ko alam kung sino tong babaeng kasama niya but he's smoking something, no? So isa pa panoorin pa natin. Oh. Okay. Parang dope na dope, ha? Okay. Okay. So, based on what I'm seeing right now, it's not a regular cigarette, eh. Ano, malaki, di ba? Nakarolyo. O, di ba? Comment down below, what do you think of this one? Oh. Disregard the girl, no? Hindi naman natin kilala yan. Okay. Ayan, oh. Do you think this is a regular cigarette? And based on his looks, di ba? It's like a rolled white paper with something inside, mga kaibigan. Ayan, no? No. And he looks like he's really sleepy. With the sleepy eyes, mga kaibigan. Yan. So, yun, mga kaibigan. How ironic na now I am seeing these videos, these pictures, mga kaibigan. And then, the last time that they had their prayer rally, kuno, eh, tinatawag po nilang bangag at drug addict. Ito pong ating mahal na pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin pa nila, may addict tayong presidente din, palakpakan ng lahat. Okay? So I am assuming na malinis ang end nyo, talagang never tasted it before, never tried it. Tapos makikita namin na may ganito. Di ba? Tapos ibinabato nyo sa iba yung mga bagay na makikita ng tao, makikita ng madla, may mga ebidensya pa, may video, may still images, di ba? Na kayo ang gumagawa ng ganyan. So, wag ganon, di ba? Wag nyong ipinapasa sa iba mga gawain na kayo naman pala ang gumagawa. So, tambahin, comment down below, what do you think of that? Di ba? Ano yung nakita natin? Ano yung nakita ninyo? So, regarding naman sa PIDEA leaks, oh, ngayon, bakit yung mga sinasabi resource person? Ah, hindi naman maipalabas o ayaw i-disclose yung resource person, yung intel, ayaw ipakilala. Ilabas nyo ng magkaalaman. Bakit hindi nilalabas? Kasi merong pinoproteksyonan, di ba, na siguro ay kaalyado nila, nakasama din doon na mapapahamak pag yan ay na-leak. Di ba? Ganun lamang kasimple yon mga kaibigan. Ipinapasa sa isa, ipinapasa sa kabila, ipinapasa sa kalaban, dahil ito nandito daw di umano sila pero ayaw ilabas kasi mas higit pa pala siguro ha, yun ang aking sapanta, baka mas higit pa yung makakalkal diyan sa mga kandidato o sa mga politikong pinoprotektahan ninyo. Silver Voice TV, magandang araw po sa inyo lahat.